Isang pagpalang araw po muli sa inyong lahat. Ngayon naman po ay gagawa tayo ng ube langka ice cream. Ang mga sangkap na kailanganin natin ay all purpose cream 2, isang condensed milk, langka, ube, at 1 cup na fresh milk. Dito po, pwedeng iba't milk ang gamitin nyo. Ang una pong natin gagawin ay gagawa tayo ng ating pang toppings. Yung kalahati ng ating langka, i-blend natin siya ng mabilis lang para hindi siya masyadong durog. O, ayan, ito na po. I-blend po natin. Mabilis na mabilis lang. Ayan. Ganito. Ito po yung magiging hitsura niya. Ayan. Tapos ilagay natin sa isang platito at iset aside lang natin. Ayan po, ito po yung ating pang toppings. Ngayon naman po ay gagawa tayo ng ating ube langka juice. Pagsamahin lang po natin ang ating natirang langka, ube, at ang ating fresh milk. Biblend po natin siya ng mas matagal kumpara sa pagbiblend natin kanina para maging juice naman siya. Ito na po ang resulta nung binblend natin. Naging juice siya. Ilalagay natin ito mamaya sa ating ice cream mixture. Ngayon naman po ay gagawa na tayo ng ating pang ice cream. Meron ako ditong kaserola na may yelo sa paligid at all-purpose cream na pinalamig sa ref ng overnight. Sairin lang po natin para walang masasayang. After natin maisalin lahat ng ating all-purpose cream, i-mix naman natin siya ng 5 minutes. Naka 5 minutes na po tayo at ngayon naman ay ilalagay na natin ang ating condensed milk. Sairin din po natin para wala rin tayong masayang na condensed milk. Ngayon po ay imimix naman natin siya ng 10 minutes. After 10 minutes, ilagay na natin ang ating ube langka juice na ginawa kanina. At ngayon naman ay i-blend natin ito ng another 15 minutes. So, ayan, after 15 minutes, yung kalahati ng ating pang toppings, imimix naman natin siya sa ating ice cream mixture. Pero hindi na tayo gagamit ng mixer sa portion na to. Hahaluin lang natin siya hanggang mag-blend yung ating
buo-buo lang ka at saka yung ice cream mixture. Ngayon po ay okay na ito at pwede na nating isalin sa ating lagayan. Huwag po muna nating pupunuin at siya ay ating lalagyan ng toppings. After po natin malagyan ng toppings, yan, lagyan ulit natin siya ng ating ice cream. Ngayon naman po ay lalagyan ulit natin siya ng toppings sa pinakaibabaw na. Ayan, okay na po ito. Meron tayong natirang ice cream mixture at ilalagay ko naman siya dito sa maliit na Tupperware. Tapos na po tayo at ngayon naman ay ilalagay na natin siya sa ating freezer ng 8 hours. Hello po ulit sa inyo. Ngayon po ay naka 8 hours na ang ating ice cream sa ref at ngayon siya ay ating huhusgahan. Ito na po ang ating ice cream, ang ating ubi lang ka ice cream. Yan po. Ang bango-bango. Kita nyo ba yung ating mga langka? Tamang-tama yung kulay ng ating ube at langka. Ang ganda niyang tingnan. So, ayan po ang ating ube langka ice cream. Para sa akin po, tamang-tama na yung kulay niya. Pero depende po sa inyo kung gusto nyo na mas matingkad yung kulay ng kanyang pagkaube, pwede nyo po siyang lagyan ng food color. Pero para sa akin po talaga, okay na to. Ang ganda niya ng tingnan. Natural yung kulay niya, yung hitsura niya. Ngayon po siya ay atin ang titikman. Yan, ang ganda, diba? Para sa akin, okay na po yung lasa niya. Yung combination ng ubi at langka ay okay na. Ini-stop ko yung camera kanina kasi masyadong mahaba yung video natin. Kung bubuuin kung kuhaan yung pagkain ko, gusto ko talaga siyang ubusin kasi ang sarap niya. Kaso masakit sa lalamunan kaya hindi ko siya makain ng mabilis. Thank you.
Ayan. Naubos ko talaga siya. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Kung nagustuhan niyo po ang video kong ito, huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, subscribe at pindutin ang notification bell para po sa aking masusunod pang video. Maraming pong salamat. God bless you all. Bye-bye!